Once a jumper, always a jumper. Isang lolo ang pabalik-balik sa pagja-jumper o pagkakabit ng ilegal na koneksyon ng kuryente. Ayon mismo sa isa niyang kabarangay, may schedule pa raw ang pagtanggal at pagbalik ng matanda ng mga linya para hindi makuli. Eh, lolo, FYI, binabayaran po ang kuryente at ginagawa ninyo, malinaw na krimen yan. Isang informant ang lumapit sa resibo para i-report ang isang residente sa Pasig City. Ang residente kasi, 38 years na raw na illegal ang koneksyon ng kuryente? What? Paano niyo ho isinasagawa yung pagkawit nitong kuryente para ho dayain yung kuryente? Dati po kasi gumagamit siya ng hagdan sa pag-akyat niya. Eh, pero ngayon po, ang ginagawa na niya, tumatapak siya sa kabilang bahay patungo dito sa kabilang bahay para makapag-tap siya. Ang resibo ni Marian, isang CCTV footage kung saan caught in the act ang pagja-jumper. Smile for the camera, lolo! Sa yung nakaputi doon? Sa ibabaw? O yun, parang si Spider-Man? Opo po, sa itaas po. Opo. Siya po yan, umaakyat po. Umaakyat? Opo, sa kabilang bahay. Parang oras po yan? Umaga, tinatanggal nila 8 or 9. Sa hapon, nagkakabit sila 4 or 5 po, 30. Okay. Saan? Sa yung nakubad? Opo. Eh, malakas pa ho yan. Nakaka... 65. Nakaka... ano pa eh. Tulay-tulay pa sa mga ano. Dagdag pa ni Marian, illegal na nga ang koneksyon ni Lolo Jumper. Nagpapabayad pa raw siya ng 600 pesos kada buwan sa mga illegal ding nakakonekta sa kanyang linya. Kumikitang kabuhayan tayo dyan. Taya! Minsan may daming nilig ako, 600, 200, buwan-buwan. Bakit ka magbabayad? Ay, nakuha yung kuryente. Pag hindi nagbabayad, pinaaway kahit hapong gabi, kahit umaga, madaling araw. Inilapit ng resibo ang hinaing ni alias Marian sa electric service provider ng Meralco. Agad namang tumugon ang kumpanya. Makailang beses nilang minanmanan ang lugar hanggang sa nakumpirma nilang positive ang nireport ni Marian tungkol kay Lolo. Sa pakikipagtulungan ng informant na si alias Marian, nagsagawa rin ng surveillance sa loob ng ilang araw ang resibo. Para madokumento ng resibo ang reklamo, nagtanim po kami ng kamera sa ikalawang palapag ng isang bahay sa harapan mismo ng mga kawad ng kuryente kung saan po ikinakabit ng inireklamong lalaki ang jumper. Mula ko sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, lumabas ang inireklamo mula ko sa isang kapirasong butas. Kung inyong mapapansin ang galaw ng kanyang mga mata, magmamasid muna siya sa paligid at titiyaking walang nakakakita sa kanya. Maya-maya pa, binalata na ng inireklamong lalaki ang kable ng kuryente na una na hong tinalupan o una nang nilagyan ng electric tape ng mga taga Meralco. 3 hanggang 5 minuto lamang ang itinatagal. Nagiging matagumpay na ang inireklamong lalaki sa pagkabit ng jumper at sandali siyang titigil para magmasid sa paligid. Pagkatapos nito, muli po siyang babalik at susuot ang kanyang sarili doon sa butas, papasok sa bahay. Pagkatapos ng kanyang third attempt, parang magic, let there be light. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco, hindi raw nila tinitigilan ang mga nagnanakaw ng kuryente sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. Sir Job, ano ba ang epekto unang-una sa komunidad kapag ka meron hong gumagamit ng jumper? This is a criminal act kapag ikaw ay nahuli, no? Particular, yung Republic Act 7832 o yung Anti-Electricity Pilferage Act. Nakasaad yan na pag ikaw ay nahuli na nag-illegal connection, nagtatap ng jumper at kung ano pa man mga violation, in short, nagnanakaw ka ng kuryente. Itong effort namin in going against illegal connections, power thieves, apo, is a continuing effort. Tuloy-tuloy ito, hindi kami titigil hanggat hindi namin huhuli ang lahat ng gumagawa ng ganitong illegal na aktibidad. Kaya naman, kasama ang resibo, nagkasana ng isang entrapment operation ng Meralco, kasama ang Eastern Police District, Mobile Force Battalion o EPD, DMFP. Ang crucial dito is pag nagtatap na siya, tandaan natin na lahat na nag-i-illegal, lahat na nagtatap, may kanya-kanyang lookout sila. Kasi alam nila, illegal yung ginagawa nila. Tapos pero sa asset, after niya maitap, saan siya tumatambay? Bibili ba sa tindahan? Pukulang ba dyan o papasok sa bahay? Dito na sa tindahan. Di naman siya naglalayo po sa mga pagkatapos ng magtapi kasi taga kabilang kanto lang pala siya. Yung nakahubad? Oo, nakahubad. Yung puting na lamit. Makalipas ang 2 oras na paghihintay, ang target na si Lolo mukhang mailap pa. Ano po ang balita po sa loob po?
positive naman din yung subject. Kaya lang waiting tayo kung ano oras gagalaw. Meaning ano oras niya i-execute yung illegal activity niya. Sure kapag positive na ginagawa niya na yung app. Tsaka tayo. Saka ako magko-command at least synchronize yung galaw ng tropa. Makalipas ang ilang pangminuto, ayan, on the move na raw ang target. Tumitingin na yung subject kung ano gagawin nila. Tumitingin pero na. Yung lookout niya, naglilinis pa ng isdaan. Pero tumitingin na kanina po. Siyempre na lang ako pag-aakyat. Baka magdudugtong muna. Hindi pa naman boss. Dumaan lang boss. Tapos tumingin sa taas. Nag-usap silang dalawa. Pagdungtong ng alas 6 na ang gabi. Ito mo sa tatanggal na. Tingnan mo na. Pagdating nila sa bahay, tila nagtago agad sa kanyang lungga ang suspect. Ang mga pulis at taga Meralco, pinangaralan si Lolo. Yung ninanakaw nyo, nagpapahit, yung mga legal na nagpapahit ng kuryente. Kahit nga, ang pinag-usapan natin ay yung illegal kayo. Ayan, kung sumintid yung crime, oh. Ano yun naman yun? Ano yan? Pinaamin naman po lahat. Pinaamin? Ayaw nga panghuli. Eh, kasi po, nagdaan yun talaga. Naintindihan yung sinabi ko. Okay, ikaw hinuhuli ka. Kasalanan ng pagkabit ng illegal na kuryente. May karapatan ka naman kumuha ng abogado para magtatanggol sa'yo. Habang palabas ng eskinita, si Lolo Jumper may mensahe para sa kanyang mga kapitbahay. Ayot talaga kayo. Hindi niyo ako tinigilan. Oo, kalma ha. Tuloy ang dilakip ng mga pulis si Amado Dimano, 65 taong gulang. Agad siyang dinala sa Pasig Police Headquarters. Nakapanayam ng resibo ang akusadong si Lolo Amado at walang alinlangan niyang inamin ang kanyang pagja-jumper ng kuryente. Inaamin niyo po ba yung ginagawa niyo pagja-jumper po? Gusto eh. Kailangan po kasi wala na po akong trabaho. Galing po ako sa sakit. Wala po akong magpilihan kundi kahit alam kong bawal. Pero itinanggi niya ang paratang na nagpapabayad daw siya sa mga nakakonekta sa jumper niya. Hindi po yan totoo. Ako po lang po kasi dinidinaano ko lang po ang sarili ko. Wala naman po ako pagkukunan. Minsan nahihirapan ako huminga, kailangan ko magbintilador. Kaya ako po nagagawa ang ganyan. Naharap sa kasong Violation Against Republic Act 7832 o Anti-Electricity Pilferage Act of 1994 ang akusado si Amado Dimano. Sakaling mapatunayan po na siya ay guilty, estimated natin mga 12 years, ganun, if proven guilty doon sa complaint or case na trial natin. Sa mga gumagawa ng mga illegal na koneksyon, yung mga nagnanakaw ng kuryente, itigil na po ninyo yan. Wala hong mabuting maidudulot yan, bagkus ay perwisyo. Maawa po kayo doon sa komunidad na piniperwisyo ninyo. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.